Basahin po natin sa Philippians chapter 2 verses 1 to 16. Kaya nga, 1, 2, 3. Kaya nga, ilang pag-ibig po ni God sa atin, ipinadama po niya sa atin. Yan po ang sabi po sa Romans chapter 5, verse 8. Ano ho? When we were still sinners, God demonstrated His love for us in this. Christ died for us. Yun po yung radical love na ikinunbay po ni God sa atin. Noong tayo'y mga makasalanan pa, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan nito. Si Kristo'y namatay para sa atin. Makasalanan po tayong lahat. At may bayad po yung kasalanan, yung pagkahiwalay po sa Diyos. At ang pinakamasaklap po rito, wala po tayong capacity yung pag-iligtas po ang ating mga sarili. Not even our good works, not even our religiosity can save us. At dahil po doon, ipinadama po ni God ang kanyang radical love sa atin nung si Kristo po'y namatay para sa atin. Itong week po na ito, we are commemorating Holy Week. Actually, mga kapatid ko, ito lang naman po yung ang message ng Holy Week para po sa atin. Ano po yun? The radical love of God ipinadama po niya sa atin. Yan po yung pinaka-message ng Holy Week kung bakit sineselebrate po natin ito. Ano? Kahapon, dito ho natulog yung mga young people po natin, kasama po nila yung mga young professionals po natin. Nag-testimonies po sila. Narinig ko po yung different kind of testimonies, iba-ibang aspeto ng testimonies, kung paano po sila na-born again, kung paano sila po yung kumilala sa Panginoon, kung paano sila po yung nagbalik loob sa Panginoon sa church. Ano ho? Iba-ibang kasaysayan, iba-ibang istorya. But you know,
kahit iba-iba po yung kwento po ng mga kapatid, may napansin po ako, there is one thing in common. Iba-ibang kasaysayan kung paano po sila na-born again. Iba-ibang kasaysayan kung bakit nagbalik loob po sila sa Panginoon. Kung bakit tinanggap po nila si Lord. Pero one thing in common yung napansin ko. Ano po yung one thing in common? May nagbalita po sa kanila. May nag-share po sa kanila. May nag-encourage po sa kanila. Mayroon po hindi dating Christian, worldly siya, mayroon pong nag-invite sa kanya sa church, kaya na-born again. Yung iba naman po, dati nang nag-church, dati nang Christian, nang labig sa pananampalataya, may Kristiyano tumapik po sa kanya, nang encourage po sa kanya, nakabalik po yung kapatid sa church. Again, iba-ibang kwento, but one thing is common. What is that common? May nang-encourage, may tumapik, may nag-share ng gospel, may nag-invite sa kanya. Tayo po in this room this morning, I also believe may kanya-kanya rin po tayong kwento kung bakit na-born again po tayo. May kanya-kanya po tayong istorya kung bakit lahat po tayo ngayon ay nagkita-kita. May kanya-kanya po tayong kwento kung bakit yung iba nanlamig pero nagbalik loob sa Panginoon. May kanya-kanya po tayong kwento. Pero I believe kahit kanya-kanya po tayo ng kwento, one thing is common. And what is that common? May nagbalita po sa atin. May nag-share sa atin. May nag-encourage sa atin. May tumapik po sa atin. Mga kapatid ko, sa umagang ito, we are commemorating Holy Week. I strongly believe this morning, may iisang message lamang po yung Holy Communion, ay yung Holy Week para sa atin. Ano po yun? The radical love of God. It must be conveyed to everyone. Makasalanan po tayo. May bayad po yung kasalanan po natin. Wala po tayong capacity upang iligtas ang aming sarili. God demonstrated His love for us when Christ died for us. May taong ginamit po si Lord kung bakit nandito po tayo. At ngayon tayo po'y nakakaranas na ng kaligtasan, mga kapatid ko. Tayo po ngayon ang gagamitin ni Lord upang mag-convey ng pag-ibig po ni God sa ibang tao. Nung na-born again ho tayo, hindi po doon natatapos ang lahat. Yun pa lamang po yung pasimula ng pagkilos ng Diyos sa mga buhay po natin. Gusto po ni Lord, gamitin tayo. Kung paano na-born again ho tayo, kung paano may ginamit po si Lord sa atin, kung bakit nandito ho tayo ngayon, we are experiencing salvation. Kung paano may ginamit po si Lord sa atin, gusto po tayong gamitin ngayon ni Lord upang i-convey, i-transmit yung salvation ini-enjoy po natin ngayon sa ibang tao. Listen to this. God, when it comes to saving His people, God always uses human vessel. Si God po, pagdating po sa pagliligtas po niya sa mga tao, si God po, laging gumagamit po yan ng tao para ibalita yung kanyang mabuting balita dun sa ibang tao. Siguro mayroon po sa atin dito na born again ka, napunta ka sa church ng ikaw lang. Pero commonly, may ginagamit po si Lord. Hindi ka pwedeng ma-born again ng ikaw lang. Hindi ka pwedeng ma-born again kasi ang galing mo. No, sir. God uses a human vessel. Gumagamit po si Lord ng instrumento. Matapos po tayo ma-born again, tayo po ang gagamitin po ni Lord. Let us not be the end. Instead, we must be the link. Huwag nating ipahintulot na yung salvation tinanggap po natin ngayon na ipinasa po sa atin ay huminto po sa atin. Bagkus, magpagamit po tayo kay Lord kung paano naranasan po natin ang kanyang dakilang pag-ibig na naisalin po sa atin kung sino man po yung ginamit po ni Lord sa inyo. And then, magpagamit naman po tayo ngayon kay Lord, mga kapatid ko. Dati ho, pagka nagse-celebrate po tayo ng Holy Week, nagninilay-nilay ho tayo para sa ating sarili. Graduate na ho tayo doon. Pang-beginners lang po yun. Ngayon po, yung message po ng Holy Week sa atin, naranasan po natin yung pag-ibig po ni God sa atin, i-transmit po natin sa iba.
When we got born again, that is not the end. Let us then transmit this salvation toward others. God will be using us kung paano may ginamit po si Lord sa atin. Way back 1991, when I got born again, namamasyal po kami sa Maria Cristina Park, high school po ako noon. May lumapit po na tao sa amin. Sinyer po niya yung gospel. Nagpakita po siya ng maganda sa akin. Si Mr. Matthews po, yung kabarangay po natin dyan, nakakasakyan po siya lagi. Eh, kikilala. Magtakapot kaganakan ako. Hindi ko po siya kakilala. Way back high school, wala po akong pera noon. Konti lang po yung pera ko, saktong-sakto lang. And then, makakasakyan ko itong mamang ito. Hindi ko makakilala. Ililibre niya ako. Ang laking bagay po sa akin. Hindi ko alam kung may kilos na pala si Lord sa akin sa pamamagitan po ng mamang yun. Kung walang nag-share po ng gospel sa akin, way back 1991, baka hindi po tayo magpakakilala ngayon. Praise the Lord! God uses somebody to share the gospel for me. God uses somebody upang magpakita po sila ng mabuti sa akin. Nung ma-born again po tayo, hindi po dun natatapos ang lahat. Gusto po ni Lord, ipasa po natin sa iba yung tinanggap din po natin. Huwag mong ipahintulot, kapatid ko, na yung kaligtasan nararanasan mo po ngayon mag-stop sa'yo. Hindi po yun ang will ni Lord. Rather, it is the very will of God to convey that salvation toward others. May kanya-kanya po tayong karanasan kung bakit na born again po tayo. Yung iba po sa inyo, dating nang hina sa pananampalataya. Pero may tumapik sa kanya, may nang-encourage sa kanya kung bakit bumalik siya sa church. Marami po sa atin, dating hindi Christian, may naglakas loob po mag-share sa atin ng gospel, nag-invite sa atin kung bakit nagkikita-kita po tayo po ngayon. Ipahintulot po ninyo, narinig po yung message po ni, or yung testimony po ni Mr. De Jesus. Sabi niya, ang ginamit daw ni Lord kung bakit Christian po siya ngayon, yung asawa niya. Praise the Lord! Yung asawa naman po niya, hindi ko po alam kung sinong ginamit ni Lord, kung bakit na born again siya. Definitely, may ginamit po si Lord. You cannot be born again by yourself. God will going to use somebody for you. At yan po yung patuloy na trabaho po ni God, patuloy na ministry po ni God sa buhay po ng bawat isa sa atin. That will be the message of this Lenten season, my dear brothers and sisters in Christ. This morning, again, graduate na po tayo dun sa pagninilay-nilay para sa ating sarili. Panahon na ho upang yung totoong mensahe po ng Holy Week ay gawin na ho natin. Ipinadama po ni God ang kanyang pag-ibig sa atin, may ginamit po siyang tao, at ngayon naman po, tayo naman po ang gagamitin po ni Lord sa mga kumpari natin, sa mga kaibigan natin, sa mga kaklase ho natin, sa mga kapamilya po natin. Patuloy po natin ilaban ang ating mga mahal sa buhay sa pananampalataya upang sila man din po isang araw makasama po natin sa church. Hindi man po kasama natin ngayon yung mga pamilya po natin, ilaban po natin sa prayer. Huwag po tayo magsasawa. Kung ngayon po hindi po sila naniniwala sa atin, do not be discouraged. Go to other. Remember our Lord Jesus Himself. Nung una ho, hindi ho siya tinanggap ng kanyang mga kapatid. Pero hindi po natinag ang ating Panginoon. Nagpunta po siya ng Galilea, doon po siya nangaral. The prophet themselves. Ang sabi ho ganun sa Bible, walang propeta ang pinaniwalaan sa kanilang sariling bayan. Pero hindi ho sila na-discourage. Nagpunta po sila ng ibang bayan para doon mangaral. In the same manner this morning, my dear friends, huwag po tayong ma-discourage kung hanggang ngayon hindi po natin kasama yung mga mahal po natin sa buhay. Patuloy po natin silang ilaban sa panalangin. One day, gagawa po ng himala si Lord. Ngayon po matigas po sila. One day, wala hong matigas sa panalangin po natin. May pagtsatsaga. Amen! Ilaban po natin sila sa prayer. At abang inilalaban po natin sila sa prayer, magpunta po tayo sa iba. Let us convey the radical love of God toward others. For me, that is the very message of this Lenten season.
Dito na po ako magtatapos mga kapatid ko, pero ipaitulad po ninyo, may mga narinig po ang mga testimonies. May isang mister po, siya po'y active na mananampalataya dito sa Pilipinas. Hanggang isang araw, siya po'y nag-abroad. Pagdating po niya sa abroad, naganap po siya ng church po niya doon. At active din po siyang nag-attend doon po sa church na yun sa abroad. Ano? Kaya lang, nung tumagal na ho, siya po'y nanlamig sa pananampalataya. Matagal na ho siya hindi nakaka-church. One day ho, sumakay po siya ng bus. Now, doon po sa bus na sinasakyan po niya, may nakasakyan po siya isang young people doon na hindi po niya kakilala. Pero yung young people po na yun, sabi niya, parang nare-recognize mo yung mama doon sa dulo. Parang si uncle yun. Nag-church dati sa church namin yun, pero ngayon parang hindi po na siya napapansin. You know, nung pumarap ng ganyan yung estudyante, yung young people, bago po siya bumaba sa bus, tinapit po niya yung mama, uncle. Ang tagal mo na kung hindi nag-church. Sa Sunday po, church pa. And then, bumaba na po siya. You know, mula po nung araw po na yun, hindi na po pinatulog ni Lord yung mamang yun. The following Sunday, umattend po siya ng church because of that sinful encouragement of that young people. Do not underestimate your simple tapik-tapik toward others. God may be using those simple tapik-tapik. Do not underestimate your simple encouragement toward others. God can be used those encouragement para magbalik loob po yung mga kapatid po natin. I-text natin sila, i-message natin sila. Mayroon po akong narinig na testimony na born again po siya. Maalala po niya kung paano po siya na born again. Nagsimula daw po nung bata po siya. Every Sunday, may Sunday school teacher na nagpupunta po doon sa bahay po nila para isama po siya sa church. And then, ang sabi pong gano'n ng misis po na ito, kasi bata pa po siya noon, sabi niya, wala akong naalala kahit isa doon sa itinuro nung Sunday school teacher po namin. Isa lang yung naalala ko sa kanya, makapal yung makeup niya. Did you see that? God uses those simple things. Hindi po natin alam, simula na po pala yun ng pagkilos ng Diyos kanyang buhay. Nung paglaki po niya, nag-born again po siya. Mayroon po akong narinig na testimony, binabato po niya yung kapitbahay po nilang church kasi ang iingay daw po nila. One day, isa po sa mga member po doon sa church, nasiyeran po siya. Ngayon po, isa na po siya sa maingay doon sa church kasi nag-born again po siya. May narinig po akong testimony, kinukulit po siya ng kanyang pare, pare mag-attend ka sa church. Nakulitan na po siya, one day sabi niya, sige, pagbibigyan ko ito, kinukulit niya ako eh. Umattend po sa church, nag-born again po siya. Iba-ibang kasaysayan, iba-ibang kwento, one thing is common, may ginamit po si Lord. May nang-encourage, may humayo, may nag-soul-win. May nag-convey ng pag-ibig po ni Lord. My dear brothers and sisters this morning, hindi ko po alam kung paano po kayo na-born again. Hindi ko po alam kung paano po ninyo nakilala si Kristo. But one thing sure I know, may ginamit po si Lord para sa inyo. Salamat sa tao po na yun na ginamit po ni Lord para sa inyo. Way back high school, may ginamit po si Lord sa akin. At nung gumraduate na po unang high school, pag-uwi po ng Balganaway, may ginamit po si Lord para i-disciple po ako. Si Uncle Davo, dinisciple po niya ako. Namamasyal po ako doon sa Balganaway, inaahabol po niya ako. Pagdating po sa bahay nila, nakaready na po yung pandesal, yung kape, ma-disciple lang po niya ako. Pinagtiyagaan po niya ako. Si Brother Eddie, pinagtiyagaan po niya ako. Ipinahirap po niya sa akin yung Bible niya. Yun po yung kauna-unang Bible na nabasa ko kasi that time wala pa po akong Bible. Did you see that? God uses human vessel and that human vessel is you and me this morning. That is the very message of this Lenten season.
Mga kapatid ko, once again, magpagamit na ho tayo kay Lord. Sabi nga po nung opening prayer natin kanina, maging nung MC ho natin kanina, malapit na ho dumating si Lord. Kinakailangan po ni Lord ang kanyang mga magigiting nakawal sa umagang ito. Si Brother Lino, hindi ko po alam kung paano po yan na born again. Pero definitely, may ginamit po si Lord para sa kanya. Otherwise, hindi ho natin siya kasama ngayon. Maalala ko po way back 1996, ewan ko kung natatandaan pa po ni Brother Lino ito. Nagbibisikleta lang po ako noon, makapunta po ng Villa Bacolor. Wala pa pong mga bahay-bahay noon dyan sa Cantarilla. Rock Road, wala pang mga street lights. Makarating lang po ako sa Villa Bacolor. And then pag-uwi po alas 12 ng gabi, tinatakot pa po nila ako, ating kanong white lady, in boundary. Yung gagawin ko po, alas 12 po ni Benny. Naghihintay po ako ng tricycle, galing po ng Mayamo. Nakabisikleta lang po ako noon. Hindi pa po usod, cellphone po noon. Naghihintay po ako ng tricycle, galing po ng Mayamo. Sasabayan ko po siya para may ilaw po ako. Doon po ako natutong magkape. Eh, ako man po dahil magkape. Itag mong kapatid na mahilig ako yung kape. Kape matuling! At atandala niya po kita, Brother Lino. Hindi ko po alam kung paano po siya na-born again. Sindarang baby ng dabo, hindi ko po alam kung paano po siya na-born again. Pero ang pagkakaalam ko, nung nasa Angeles po sila, ginamit po ang Calvary Temple para po sa kanila. Sa Rainier, maalala ko, nagbibisikleta, nagtatribike po siya noon. I don't know, parang ganun. Hindi ko po alam kung sinong ginamit ni God para kay Bro Rainier. But definitely may ginamit po si God kung bakit kasama po natin siya ngayon. Sa recollection ko po, ang unang sinyerang ko po sa Chico family, yung kuya po nila, si Sir, yung nasa London ngayon, si Sir Rani. Maalala mo yun, Sir Lito, nung nagsisiyeran po tayo sa Corba, doon sa waiting shed. Nagkukwentuhan tayo about sa Bible, and then si Rani, nagka-try bike siya noon. Nakaupo siya doon sa malayo, and then nilalakasan ko yung boses ko para marinig niya. Ditak-ditak, palapit na palapit. Interesado pa lang makinig. Then binaptize ko po siya sa Mayanto. Hindi po pwedeng ma-born again kayo sa sarili lang po ninyo. Hindi pwedeng ma-born again po kayo kasi ang galing nyo. Cannot be served. May laging gagamitin po si Lord para ma-born again po tayo. Again, hindi ko po alam kung sinong ginamit po ni Lord sa inyo. Si Brother Bernie, nai-enjoy po natin yung kanyang fellowship na kasama po natin. Hindi pwedeng nagpunta na lang sa San Manuel yan, mag-isa niya. Hindi pwedeng napadaan lang yan. No, may ginamit po si Lord kung bakit every Sunday kasama po natin siya. Kung hindi po ako nagkakamali, yung kapatid po niyang born again na nasa London. Did you see that, my dear friends? Panahon na ho, mga kapatid ko, na i-convey ho natin yung napakadakilang pag-ibig po ni God sa atin. Hindi man po lahat ng tao masyaran po natin, pero naniniwala po ako, mayroon po dyan sa kapaligiran po natin na hinihanda na po ni Lord para sa atin. Tayo po yung pipitas sa kanya para ma-born again po siya. Hindi po ako, hindi po siya, ikaw po yung itinalaga ni Lord para sa kanya. Magsimula na po tayong mag-pray, Lord, like the prayer of the prophet Isaiah, send me. Use me as your vessel. I thank you, Lord. I am now saved. And now, Lord, I am saved. It is my prayer, Lord. Use me as the channel of your blessing toward others. This salvation whom we are experiencing today, let us transmit this salvation toward others. Mag-pray po tayo, mga kapatid. Every eyes closed, please. Every head bowed.
Why don't you retreat this morning? Why don't you reflect the word of God whom you have ever heard this morning? Lord, ano yung message mo sa akin? Bakit narinig ko ang mga message na ito? I strongly believe, hindi po nagkataon na tayo pong lahat ay nandito ngayon. Hindi po nagkataon na tayo pong lahat ay nakapakinig ng salitang ito. Naniniwala po ako, may mensahe po si Lord sa bawat isa sa atin. Tanungin mo si Lord, Lord, ano po yung specific word na pwede kong baunin sa Sunday po na ito? Itong word po na ito, ito po yung magiging pagkain ko, magiging kalakasan ko. Wala pong umuwing ungkap. Bagkus, ang bawat isa po ay nakatanggap ng biyaya ng ating Panginoon. Nakatanggap ng salita ng Diyos. Lord, itong week po na ito, we commemorated Lenten season. We remember what Christ has done for us 2,000 years ago, the passion of Christ. Christ died for us as a demonstration of God's radical love toward each and every one of us. At ngayon po, Lord, nakaka-experience po kami ng salvation dahil may ginamit kang tao para sa amin. Pwedeng yung kaklase namin, pwedeng yung teacher namin, pwedeng yung boss namin, pwedeng yung employer namin. Salamat, Lord, sa taong ito na ginamit mo. Pinagtiyagaan po niya ako at ngayon po nakaka-experience po ako ng salvation. At ngayon, nararanasan ko na po ang buhay na walang hanggan, Panginoon. Huwag mo pong ipahintulot. Mag-stop po sa akin ito. It is then my duties and responsibilities to convey, to transmit this salvation toward others, toward my family members, toward my friends, my classmates, my office mates. Lord, noong mga nakaraang panahon, nakaligtaan ko po ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Patawarin mo po ako. At sa araw po na ito, Panginoon, humihingi po ako ng lakas ng loob sa iyo. Gamitin mo po ako upang magbahagi ng iyong pag-ibig sa mga taong nakakasalamuhak po. Ang mga mahal po namin sa buhay, Panginoon, patuloy po na itinataas namin sa iyo. Lord, alam po maniwala kaya kami. Pero Lord, alin kami po dapat ma-discourage? Patuloy po namin silang ilalaban sa panalangin. One day, hindi man po kami ang gamitin mo para sa kanila. Magpadala ka po ng manggagawa mo para po sa mga mahal namin sa buhay. Nangangarap po kami, sumasampalataya po kami, one day, lahat po kami magsasama-sama sa iisang bubong ng pananampalataya. In Jesus' name. Lord, maraming salamat sa message mo po. At ito pong Lenten season, ipahintulot mo po na ang message po na-receive namin sa umagang ito, maging bahagi ng buhay namin hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa iyo pong lahat ng kalwalatian, sa iyo pong lahat ng karangalan, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, at ang lahat po ng nakaranas ng pag-ibig po ng Diyos ay magsabi po ng malakas na Amen! Amen. I-share yung radical love ni Lord. And gusto ko rin pong i-share kasi po may naging topic po kami sa Bible study po namin na about sa testimony. And gusto ko pong i-share itong verse na to, Romans chapter 10 verse 14. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? At paano naman silang makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Kaya tayo po, as nakapakinig na po, kailangan din po natin i-share kung ano yung napakinggan natin sa iba para po ma-save na sila. Amen. Ayun lang po. And para po sa, tinatawag po pala si Tita Nelia para sa special number. Oh,
Salamat, Darang Nelia. Ayan, si Darang Nelia ho, kumakanta ho talaga sa ano yan, video ko yung may score. Kaya sa umagang ito, i-score at mo natin siya. Ano ho? Sino ho ang papayag na i-score sa kanya ng 50? Woo! 50! 60! 60! 100! 65! Oh, last tawad, 65! Wala ho! Thank you po, Tita Nelia, sa napakagandang outfit. Ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pagbibigay. Tinatawagan ko po si Brother Tristan para sa simple exhortation. Bago po tayo magbigay, mag-share lang po ako. Sa Lucas 21:1 po, alas po, napakinggan na po natin ito. So, ang handog ng isang viudo po, person po, nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang mayaman na naglagay ng mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang lubhang viuda na nagulog ng dalawang salaping tanso. Sinabi niya, ang inihandog ng lubhang viudang iyon na higit pa sa inandog nilang lahat. Ang nilagay nila ay bahagi lamang ng kanilang kasaganaan. Ngunit ang kanyang binigay po niyang kinabuboy po. Yung mayaman po, yung nanagulog po din sa templo is yung mga sabar-sabar lang po sa mga kinita nila. Pero po yung mahirap is yung buo niya pong kinabubuhay. Para po sa akin is di po dinitignan dito ni Lord kung gaano po kalaki yung binibigay po natin. Dinitignan po dito ni Lord yung puso po natin kung gaano po tayo kung sila magbigay po sa kanya. Kung nagbibigay po tayo kay Lord, dapat po yung bukal po sa ating puso, hindi po yung napipilitan lamang po. Sabagat po inibigyan siya yung nagbibigay na may kagalakan. Yes. Nasa Bible po ito sa 2 Corinthians verse, chapter 9 verse 7 po. Wow. Sabi po doon, ang bawat isa ay kailangan magbigay, ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sabagat inibig ng Diyos ang nagbibigay na may kagalakan. Yes. So yun po, inanyahan po mo sa atin na magbigay po lang may kagalakan at pasakalaman ng Diyos. Sa halip, i-convey na po natin yung radical love ng Lord. Yes, yes.